Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong mapagbintangan itong si Doktora Analyn Santos na siya umano ang tumulak sa kanyang ama ay dito, agad naman itong ipinagtanggol ni Doktora Analyn Santos ang kanyang sarili at agad naman itong sinabihan ni Doktora Analyn Santos ang kanyang lulo na hindi umano nito magagawa ni Doktora Analyn Santos ang mga sinasabi nito ng kanyang ama dahil mahal na mahal umano nito ni Doktora Analyn Santos ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. Lalong-lalot na bago pa umano nito malalaman ni Doktora Analyn Santos kung sino ang kanyang ama. Sa kadahilanan, kadaman itong nagdududa itong si Don Pipi sa kanyang apo na si Doktora Analyn Santos at dito agad naman itong minamangmangan ni Don Pipi ang lula ni Doktora Analyn Santos at dito kitang-kita nga nito ni Don Pipi kung paano umano kamukhang pira ang lula nito ni Doktora Analyn Santos dahil inabutan nito ni Aling Susan ng pira ang kanyang pamangkin na si Linit. Sa kadahilanan, agad naman itong kinausap ni Don Pipi ang lula ni Doktora Analyn Santos at sinabihan nito ni Don Pipi ang lula ni Doktora Analyn Santos na mukha umano itong pira. Sa kadahilanan na nakapagdesisyon itong si Don Pipi na ipapahuli na umano nito sa mga pulis ang kanyang apo na si Doktora Analyn Santos at nang sabihan na nito ni Don Pipi ang mga pulis ay dito agad naman itong hinuli si Doktora Analyn Santos ngunit ikanagulat naman nito ni Don Pipi lang mahuli na itong si Doktora Analyn Santos ay bigla na nitong naaalala ng kanyang anak na si Dr. Tanyag talaga ang tumulak sa kanya. Sa kadahilanan na hindi ito natuloy na hulihin sa mga pulis itong si Doktora Analyn Santos at agad naman nitong pinuntahan ni Doktora Analyn Santos ang kanyang ama at nang magkaharap na itong dalawa ay dito labis-labis naman itong nangihingi ng sorry ang kanyang ama na si Dr. Tanyag at sinabihan nito ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na si Doktora Analyn Santos na siya lamang umano ang anak nito dahil hindi umano nito anak ni Dr. Tanyag itong si Sui. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.